Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga minamahal ko, mga kapatid, ngayon tayo ay nasa panahon ng Kapaskuhan. Ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. Hudyat ito na hindi lamang pinili ng Diyos maging isang tao, kundi pinili niyang mapabilang sa isang pamilya. Naway tandaan natin kung paano ginawang banal ng Diyos ang pamilya. Simpleng pamumuhay, ngunit puspos ng pagmamahalan at pananalig sa Diyos. Ito ang halimbawang ibinigay sa atin ng banal na mag-anak ng Nazaret. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo kaming olirang huwarang ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran. Kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalabastanganing ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya'y uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinilaga para sa Kanya
at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin. Maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay tanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautosan ni Moises, dinala ni Jesus ang kanyang magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautosan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautosan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon,
Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Suma sa kanya ang Espiritu Santo na nagpapahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang magulang, ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautosan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na ihinanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama at ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propeta na ang pangalay Ana, anak ni Panuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang siyang nagsama ng kaniyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo araw-gabi, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ng ding-iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret. Sa Nazaret, Galilea, ang bata'y lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pag mayroon akong bakanting oras, sinasama ako ng aking tiyain doon sa isang orphanage na mga matatanda. At doon ko nakita ang kalungkutan ng isang magulang na naghihintay sa kanilang anak. Minsan masakit isipin pagkatapos iluwal ng magulang ang kanilang anak, pagkatapos palakihin, paaralin ang kanilang mga anak, tila nga bang pag sila'y naging successful na sa buhay, ay tila na bang pinababayaan na lang ang kanilang magulang. Ang nakakalungkot doon, marami sa mga matatandang ito ay palaboy-laboy sa lansangan. At sila ay kinuha ng mga madre upang alagaan. At ano ang masakit doon? Nakalagay doon
sa profile ng isang magulang, ng isang matanda, na ang kanyang mga anak ay nasa ibang bansa. Ang kanyang mga anak ay mga professional. Pero ang masakit at nakakadurog ng puso nakalagay doon sa baba, siya ay inabandona ng kanyang mga anak. Mga kapatid, ngayon ay ang dakilang kapistahan ng banal na mag-anak. Sa unang pagbasa natin ngayon, ipinapaalala sa atin ni Propeta Sirak at inuutos sa atin ni Propeta Sirak na kailangan natin igalang, sundin ang ating mga magulang. Ang gumagalang sa kanyang ama at magulang ay nagbabayad ng kanilang kasalanan. Ang nagpaparangal sa kanilang ina ay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanilang ama ay paliligayahin ng kanyang mga anak. At ang kanilang panalangin ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Diyos. Ipinapaalala sa atin ni Propeta Sirak ang ating responsibilidad sa ating mga magulang, ang pagtanaw ng utang na loob sa ating magulang, na tila kung minsan nakakalimutan na mga kabataan yung paghihirap ng ating mga magulang. Masakit isipin na marami sa mga magulang natin kung minsan ay napababayaan na ng kanilang anak. Masakit isipin doon sa orphanage ng mga magulang, ang mga ina ay umiiyak araw-araw at naghihintay sa kanilang anak na sila'y dalawin, na sila'y pansinin. Ngunit, sabi nga doon, kahit isang man sa kanilang anak ay walang dumadalaw. Ito ang nakakalungkot sa atin sa panahon ngayon, na marami sa mga anak ay kayang tiisin ang kanilang magulang. Ito ang nakakalungkot kung minsan sa atin na may mga anak na kayang saktan ang kanilang mga magulang. Marami sa amin ang lumalapit at humihingi ng dasal. At sinasabi palagi na hindi nila kayang patawarin ang kanilang magulang. Mga kapatid, lagi natin tandaan na walang perpektong pamilya. Walang perpektong magulang. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay nagkakasala. Kung tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, sino ba tayo at hindi kayang patawarin ang ating magulang na nagluwal sa atin? Sa kapistahan ng banal na mag-anak na Maria, Jesus at Jose, inaanyayahan tayo na naway manahan tayo, mamuhay tayo sa pagmamahal. Naway manatili tayo sa pagmamahal at piliin natin palagi ang landas ng pagpapatawad, lalong-lalo na sa ating mga magulang, lalong-lalo na sa mga taong nagkakasala sa atin.
at piliin nating malaging mamuhay ng matiwasay at mayroong pagkakaisa ng bawat pamilya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama, ang pinagmumulan ng buhay ng bawat pamilya, upang matulungan tayong mapangalagaan ang bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Buong pananalig nating idalangin, Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno sa pamahalaan ng mga programang nagpapahalaga ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling nawang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal, at maging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pababayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Ama, dinggin mo ang aming panalangin, nawa ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay ng buhay tulad ng banal na pamilya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ako ay sangkatang pastos na sasabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. Nagandalan na ito. Wala sa abas na abas. Sa tabi ng sapsaban. Tayo na, manalangin kay mga kapatid upang pagkain natin
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hangin ng ipagkasundo, kami naway tuwangan ng Malabirhen at San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandaang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalit ang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kaniyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatiyati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin at ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin at ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sa't patuloyin sa iyong kaliwanagan at maging dapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Biyernes at Linggo, 5 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbabasbas sa mga pamilya. O Panginoong Diyos, kasihan mo ang iyong mga biyaya, ang mga mag-anak na narito, na natitipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan mo at ipagtanggol ang mga mag-anak upang sa bisa ng iyong paglingap, ang mga magkakasambahay ay magtamo ng kapayapaan at katiwasayan. Naway matularan nila mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret, sina Jesus, Maria at Jose. Naway pagpalain silang lagi at puspusin na iyong biyaya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawit ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y silang, may tatlong hari nagsigala at ang bawat isa ay nagsipagandong ng tanging ala. Sa
Pasko ay magbibigay.